si Jukebox King Jonathan Morales, naaawa daw po siya kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat epekto na daw po yung mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular ng pagiging professional liar niya ng bawal na gamot. Kasi kahapon mga tol, kung matatandaan po ninyo, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos ng isang reporter sa isang media interview na kanya pong pinagkaloob sa ating mga reporter. At dito, categorically sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay umaawit kapalit po ng, o sabihin natin, binabayaran kapalit ng pag-awit. Ano? In short mga tol, siya po ay tinawag ni PBBM na professional liar. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Do you have a comment on former Senator Trillanes' claim of brewing? This one. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oh, kaya wala, hindi ko kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya ng, na false testimony. Oh, yan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang doon. May basher, saan ang paninira dito? So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Basta D-digits talaga, napakatanga, no? Saan ang paninira dyan? Si Sara Duterte yung nagsasalita. Alam nga namang sinisiraan ko yan. Siya nagsasalita dyan. Tuloy tayo dito sa pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Narinig po ninyo, ha? Isang professional liar ito pong si Jonathan Morales ayon sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At bumuelta dyan itong si Jonathan Morales. Ang sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakaawa daw po si PBBM. Paano niya po ipinahayag ang mga bagay na yan? Ay panoorin niyo na lamang po dito at reaksyonan po natin kung gaano talaga kasinungaling itong si Jonathan Morales. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? By the way, maganda yung napanood ko sa TikTok kahapon. Kasi yung isang dating DDS at nung nagising na sa pagiging DDS, sinuportahan niya ang kandidatura nitong si Lenny Robredo. Ganun pa man, na-realize niya after ng eleksyon na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay unifying president. Naghahangad ng pagkakaisa para sa mga Pilipino. Kaya sinusuportahan niya na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos bilang duly elected president.
At ayon sa kanya, itong si Jonathan Morales, i-share ko lamang po ito kasi napakaganda ng insight niya, hindi ko lamang na-share dito sa ating screen ngayon. Ayon sa kanya, itong si Jonathan Morales, makikita niyo talaga rito na mayroong kumukumpas. Kasi never itong nagpa-interview sa mainstream media, except sa SMNI. Hindi ito nagpapaunlak ng anumang pahayag kahit kanino, maliban sa mga DD shit vloggers. Ah? Kaya dito makikita na natin yung senyales kung sino ang naguhulog ng piso sa jukebox para kumanta itong si Morales. Tahasan ko nang sasabihin, maaaring ito ay mga Duterte. Ano? Hindi naman tayo masasampahan ng kaso dyan dahil mga Duterte ginamit ko eh. Hindi naman isang particular na individual. Nag-iisip ako ng tama para hindi ako matulad kay Christy Permin. Kumakaharap sa kasong cyber libel, una kay Bea Alonso, maisingit ko lang. Ngayon kay Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, tuloy tayo rito. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo. Nakakaawa daw si PBBM. Nakakaawa daw si Pangulong Bongbong Marcos. Siya pa ang mayroong ganang magsalita nung nakakaawa si Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Ano ba ang kadahilanan bakit daw nakakaawa si PBBM? O, ayon sa kanya, epekto daw ito ng bawal na gamot. Wala akong natatandaan na inakusahan siya. Sinungaling, di ba? Wala siyang natatandang inakusahan siya. Pero yung pagre-raise niya ng point ng 2 minutes doon sa transaksyon sa drug test ni Pangulong Bongbong Marcos ay pagsasabi na rin ng sinungaling si PBBM at addict siya. In fact, yun nga yung ginagamit niya na issue para imbestigahan ng PDEA ang sinasabi niya. O, di ba? Kaya wag mong sabihin na wala kang sinambit, Jonathan Morales. Hindi mo man direct ang sinasambit, pero ikaw ang kadahilanan kung bakit may mga kumakalat na kasinungalingan ngayon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa ka sa kadahilanan. Ang pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon sa sitwako at ito yung nireveal. O, pangalawang kasinungalingan. Ako, dati akong investigador, Jonathan Morales. Baka mas matagal pa ako naging investigador kaysa sa iyo eh. Kasi ilang beses na na-drop from the roll ka sa Philippine National Police eh. Kung sinasabi mong nag-imbestiga ka, hindi sapat ang pagtitipa mo sa typewriter o kung computer man yan nung mga panahong iyon. Parang hindi ka dumaan sa tamang proseso ng pag-aaral ah. Alam mo, gusto mo lecturean kita, Morales, kung ano ang ibig sabihin ng criminal investigation? The criminal investigation has threefold aim. Dapat bilang isang investigador, magawa mo ito. Identify the guilty party, identify his whereabouts or his location, and provide evidence for his guilt. Sa tatlo na yan na binabanggit natin, Jonathan Morales, kulang ka ng isa. Bakit? In-identify ng iyong informant, base sa iyong pagtatanong o pagbibigay niya ng impormasyon, yung sinasabi mong gumagamit ng illegal na droga, at sa ayon sa inyong kasinungalingan, si Maricel Soriano yon at si dating senador, ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Yung location nga, in-identify din ninyo. Nasa Rockwell Towel, Makati City. Eh ang tanong, nag-provide ba kayo ng evidence for the possible guilt nitong si Pangulong Bongbong Marcos at Maricel Soriano? Wala! Anak ng teting ka. Kaya wag mong sasabihin nag-imbestiga ka. Dahil pag hindi mo na-accomplish yung threefold aim na yon sa isang investigasyon, hindi sapat na sabihin mong nakapag-imbestiga ka. Tuloy tayo dito mga tol. Yung confidential informant. Kung yun nga ang problema eh. Hearsay pa lamang yung sinasabi ng confidential informant mo. Nilagay mo sa statement, yan ba ay meron na kagad ebidensya? Wala pa. Ah, nagsisimula ka pa lamang eh. In fact, hindi nga nagpatuloy ayon sa inyong kasinungalingan yung inyong operasyon eh. Kaya wala kayong nakalap na ebidensya. Yung testimony ng informant, hindi yun pwedeng mag-suffice alone. Ha?
hindi yan pwedeng maging sapat para sabihin mo kagad na si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano ay gumagamit ng illegal na droga. Huwag kang tatanga-tanga, Jonathan Morales. Ngayon, kaawaan mo sarili mo, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. O baka naman hindi mo dapat kaawaan ang sarili mo dahil baka malaki ang kapalit nito, Jonathan Morales. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw, may tumutunog kasi, nadadivert yung attention ko, di ko alam kung saan yun mga tol eh. Oh, para may tumitik. Ikaw, Jonathan Morales, para kang jukebox, sinuhulugan ng piso at kumakanta ngayon. Magkano kaya ang hulog sa'yo ngayon para kumanta ng mga kasinungalingan at siraan si Pangulong Bongbong Marcos? At alam mo, ito yung ano eh, no? Ito yung pagkaganito yung ano yan. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But nadinig nyo na yung itok-itok, may basher eh. Pag may basher, itok-itok tayo. Tuloy natin yung sinasabi po ng sinungaling na si Morales dito. Ito yung tinatawag na napapraning. Oo, oh, no? Di ba? Nakakaawasan. Napapraning na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng teteng na yan, napapraning ba yung ganito, Morales? May comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Biruin ninyo, napakatalino talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ah. Hindi lang yung literal na mensahe ang pinapakita niya rito. Para maisip niya kagad yung mga bagay na yan sa isang katanungan na ibinato sa kanya ng reporter. Eh, ang taas ng sense of humor. Ina-atake niya yung tao nang hindi direkta. Di ba? Kumbaga, parang sinasabi niya na ikaw, sinungaling ka, pero hindi kita sasabihan ng direkta. Hindi, sinabihan niya na nga pala ng professional liar. Ano? Ibig kong sabihin, kumbaga, in a nice way, sinasabi pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano kasinungaling itong si Jonathan Morales. May sense of humor. May isip niya kagad ang tagal na panahon na ang jukebox umiral sa ating lipunan, di ba? Eh, tingin ko, bata pa ako, may jukebox eh. Ngayon, wala na. Yung uhulugan mo ng piso, tapos pipili kang ng kanta, tapos tutugtog na yung kanta. Ganon si Pangulong Bongbong Marcos mag-isip Jonathan Morales. At sa tingin mo, ang ganyan mag-isip na napakatalino ay isang adik. Nakunang teting naman. Kaya wag mong kaawaan si Pangulong Bongbong Marcos, Jonathan Morales. Mas kaawaan mo ngayon ang sarili mo dahil after this, ha, itong mga ginagawa mong kasinungalingan, lilipas ito. Kapag ka lumipas ito, para kang basurang maitatapon sa lansangan. Baka yung mga mismong nagpapakanta sa'yo ang magpapatay sa'yo, Jonathan Morales. Huwag kang mag-alala. Hindi ka papatayin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ikaw ang naglalagay sa sarili mo sa panganib dahil ina-associate mo ang iyong sarili sa mga totoong mamamatay tao. Ha? Kaya ingat-ingat ka, Jonathan Morales. Ha? Kapag ka ikaw biglang namatay, hindi kami magtataka. Kasi yung mga nagpapakanta sa'yo, mga mamamatay tao yon. Kapag kaalanganin ka na at maaaring mabuko sila, eh malamang sa malamang dadamputin ka sa kangkungan, Morales.
Dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Mm-hmm. Kaya pagka ganito, yung ano no, yung kilo o pananalita ng ating Pangulo, eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-health policy. Kikita nyo, iisa na yung naratibo nila. Yung naratibo ni na Vic Rodriguez, naratibo niya na rin. I-connect nyo na yung mga dots, mga tol. Lahat halos ngayon ang sinasabi nitong si Jonathan Morales, pare-parehas na ang tono nila. Mula kay Rodrigo Duterte, kay Claire Eden Contreras, kay Vic Rodriguez. Kung pare-parehas ang tono, sino ba ang boss ng mga yon? Di ba si Rodrigo Duterte? Polygel drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na abilihin mo ko siya na ipapita sa taong bayan. Sino ka ba para sundin ni Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Alam mo, Jonathan Morales at kayong mga didishits, kahit magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo naman paniniwalaan. Nagpa-drug test na nga siya noong November. Pinaniwalaan nyo ba? Di ba? Hindi. Antimano, kine-question nyo kagad yung resulta ng drug test niya. Kaya kahit magpa-drug test siya ngayon, hindi nyo yan paniniwalaan at patuloy lamang kayong mag-iingay kasi bahagi ito ng inyong grand plan laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag natin kalilimutan ito, mga tol. Nalalapit na po ang July 1, 2024. At yung July 1 na yan, magdadalawang taon si Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin, kung may papalit sa kanya bilang Pangulo ng Pilipinas at yon ang vice-presidente ngayon sa katauhan itong si Sara Duterte, itong papalit sa kanya na vice-presidente, eligible po ito for election sa 2028. Kaya gagawin nila lahat para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo si Sara at muli itong makapanungkulan sa 2028 hanggang 2034. Bakit nila ginagawa yan? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Nalalapit na ang paglabas ng ICC warrant of arrest. Ang kanilang political na katayuan sa kasalukuyan ay unti-unti na pong bumabagsak. At napakarami pang mga dahilan. Pero focus na lang tayo doon sa dalawa para masabi natin na gagawin nila lahat ngayon para pabagsakin si PBBM. Otherwise, hindi na makaka-recover ang mga Duterte. Either makukulong si Rodrigo Duterte at mga kasama niya o talagang yung kanilang politika pang nasyonal, wala na. Para lang silang sumibol na halaman tapos kapag ka after nitong mamulaklak, partikular ng panahon ng kanilang panunungkulan, nalagas na yung bulaklak at pati yung pinakaugat, mawawala na. Ganyan natin inihahalin tulad ang mga Duterte sa ngayon. Kaya kapag ka hindi sila nagtagumpay sa pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos sila. Ngayon, para magtagumpay sila, lahat ng kailangan nilang gawin, gagawin nila. In particular, itong mga huling aksyon nila ngayon, desperate actions na ito eh. Ginagawa nila, galitin ang galitin ang taong bayan para kinalaunan yung panawagan nila na people power, samahan sila ng taong bayan. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Kasi halos wala nang naniniwala sa kanila. Sila-sila na lamang mga didishits ang nagbubulahan sa kanilang mga sarili. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan. Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng... Ayun na eh. Naging party ka lang ng pagkuha ng sworn statement pero ikaw ang naninindigan na tama yung sinasabi ng confidential informant mo. Naknanteting naman talaga. Oh. Ang hirap paliwanagan ano, kapag kasinungaling talaga. Hindi porkit sinabi ng confidential informant mo, totoo na kagad. Pero yun ang pinaninindigan ninyo. At pinalalabas nyo ngayon na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos dahil diyan. Ngayon, tingnan natin ang kasaysayan nitong si Jonathan Morales. Naipahayag na po natin ito sa napakaraming pagkakataon. Yung pagkakatanggal niya ilang beses sa PNP at sa PDEA. Pero dito, sa post nitong si dating Senador Ping Lacson, makikita po talaga na itong si
Jonathan Morales, ito na po ang buhay. Ang manira po ng tao, maaring merong kapalit. Kasi nung mga panahong iyon, sino ba ang boss niya? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Basahin po natin ha, yung post si Ping Lacson dito. Enter the jukebox gang. Guess who dropped the coins to make them sing. At dito po sa link na ito, mababasa po natin yung mga patotoo nitong si dating Senador Lacson. Pero before that, mga kasama niya po rito sa photograph na ito ay si Marquez Antonio Luis at saka si Mary Ong o Rosebud. Kilala bilang Rosebud. Basahin po natin. Mahaba po ito pero dito na po tayo sa pinakailalim. Ano? Sabi po dito, yan. Dito tayo mag... Apology from ex-ISAP Chief Victor Corpus in 2017. Itong si Victor Corpus, ito po yung nasa likod ng paninira kay Ping Lacson. At ang mga ginamit po na tao nitong si Vic Corpus, yung mga napagbasihan niya ng kanyang impormasyon, isa po rito o tatlo po rito yung mga binanggit natin at nasa litrato kanina. Si Jonathan Morales, si Marquez at saka si Ong. In April 2017, Corpus made a long overdue apology on a talk show on the Global News Network, saying he was taken for a ride by Angelo Adormanaway, who himself had retracted his claims in 2004. This grievous mistake that I have committed maligned the reputation of Senator Panfilo Lacson. With this grave error on my part, I humbly and sincerely offer my apology or my public apology to Senator Lacson and his entire family, Corpus said. Kalawang, Lacson accepted the apology and appreciated Corpus' gesture of humility and courage, adding in a statement that in the spirit of fairness and balance reporting, it is but proper and decent for those who relied heavily on their statements as the central characters responsible for incessantly maligning his reputation to follow suit or at least make amends, not pecuniarily but simply to restore the moral damage they have done to my dignity and honor or to his dignity and honor. Oy, by the way, Jonathan Morales, habang buhay ka pa, katulad nitong si Victor Corpus, gawin mo kinalaunan ha, na humingi ka ng dispensa sa mga kasinungalingang pinapakalat mo. Kasi itong si General Corpus, bago siya pumanaw, nagawa niya pa yung bagay na yan. O, tuloy ko po yung binabasa natin. Apology from the Philippine Daily Inquirer in 2019. In May 2019, The Inquirer published an apology for several opinion column articles of its former columnist Ramon Tulfo in July 2001. These articles involve the alleged misdeeds of Senator Lacson while he was an officer of the Philippine Constabulary based on the confession of self-confessed hitman Francisco Kit Mateo. The alleged multi-million dollar account of Senator Lacson in U.S. banks which was based on an intelligence report submitted to then-President Gloria Macapagal-Arroyo by then-Chief of the Intelligence Service of the AFP, Colonel Victor Corpus. Ikalawa, the Inquirer noted Mateo recanted his confession before he died of colon cancer in January 2001, while Corpus admitted his only source for intelligence report was Adormanaway, who turned out to be fraud. As such, the Inquirer said, it sincerely apologizes for the published articles based on testimonies of persons that turned out later to be false. Ikatlo, Lacson accepted the apology in a tweet. He lauded the PDI for its humility and courage to admit, I am not the person you said I was. He added, getting back my honor and dignity matters a lot to me. It is with equal humility that I accept your apology. At sa mga bagay-bagay na ito, mga tol, bahagi dito itong si Jonathan Morales. Magkakasama po sila. Dito po sa huli kong babasahin, ha,
ito na po yung nagko-connect sa mga dots na yan. Lacson, ito po yung peak. Lacson was into drug trafficking while he headed the PNP and PAOK TF. At unang-una ditong pinangalanan nitong si dating Senador Lacson, itong si Jonathan Morales. Ex-cop Jonathan Morales, who made the accusation, was among the witness to be presented by then ESAP Chief Victor Corpus, the central figure in fabricated illegal drugs accusation against Lacson after he won his first term as senator in 2001. Two, before he died, Corpus apologized for his action after admitting his indiscretion, even as ex-president Arroyo acknowledged in her published book that she was fooled by scammer Ador Manaway et al. Three, Morales, after having met Mawanay and Mary Rose Badong in the WPP, made similar accusations in a copy and paste fashion. Ngayon, sa nabasa po nating mga impormasyon na ito, mga tol, makikita lamang na itong si Jonathan Morales ay talagang professional liar. Noon pa man hanggang ngayon. At ano ang pinakamahalagang dapat makita natin dito? Itong si Jonathan Morales, maaaring may connection ngayon ito sa mga Duterte o sa mga supporter nito. At hindi nila maikakaila ang isang photo o video kung saan siya ay nakita na nung mga panahong presidente itong si Rodrigo Duterte, bahagi po siya ng audience. At dito habang nagtatalumpati si Rodrigo Duterte, tumatawa-tawa pa itong si Jonathan Morales. Pero ang nakakagulat higit sa lahat, nung mga panahong ito, isang wanted person si Jonathan Morales. Paano makakalapit ng ganito kalapit ang isang wanted sa batas, sa isang pangulo ng Pilipinas, maliban na lamang kung sila ay merong koneksyon nung mga panahong iyon. At tulad nga po nung nabasa natin, naging bahagi ng paninira kay Lacson itong si Jonathan Morales nung mga panahon na ang nanunungkulan pa sa pagkapangulo ay si Gloria Macapagal Arroyo. At inamin niya ni Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang libro. Si Gloria Macapagal Arroyo at ang mga Duterte ay talagang well-connected. Gloria Macapagal Arroyo helped the candidacy of then Rodrigo Duterte nung siya po ay kumakandidato bilang presidente sa ating bansa noong 2016. And after that, napakaraming naging malalalim na samahan pa ng mga Duterte at nitong si Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon, medyo nag-aalangan tayo kasi nakita natin si Gloria Macapagal Arroyo nakasama si Pangulong Bongbong Marcos sa naging alliance signing ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ng Lakas CMD. Maaring dahil siya ay chairman emeritus ng Lakas CMD o baka nagbabago na talaga. Di natin alam. Pero mag-iingat pa rin po tayo sapagkat hindi lamang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kung hindi apat na beses. Itong si Gloria Macapagal Arroyo, tatlong beses nagtagumpay sa pangaagaw sa kapangyarihan. Yung ika-apat, hindi po siya naging successful. Ayun na po yung pagiging speaker ngayon sa House of Representatives. Bahala na po kayong mag-analyze sa mga pinag-usapan po natin. Pero in conclusion, itong si Jonathan Morales ay isa talagang professional liar katulad po ng sinasabi dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Oh, wala. At ihabol natin ito sapagkat
binabanatan niya din hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi yung gumisa sa kanya sa Senado. Si Senator Jinggoy Estrada, makakalimutan ko pa. Ano ang sinabi niya naman dito kay Senator Jinggoy Estrada? Dahil nga po gibang-giba siya, di siya makaporma, eh sinabihan niya daw hindi marunong mag-imbestiga itong si Jinggoy Estrada. Pakinggan po ninyo ang kanyang pahayag dito. Ako, sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayaman ng SMNI News. Matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada. Nagpa-interview ba ito si Jonathan Morales sa ibang mainstream media? Hindi. Sa ibang blogger? Hindi. Kasi alam niya na matatanong talaga siya ng mga malalalim na katanungan na maaaring magladlad sa kanya sa kasinungalingan. O, kaya hindi yan magpapa-interview. Pero dahil nga ang SMNI, vested ang interest nito ngayon, laban kay Pangulong Bongbong Marcos, eh yan, lagi siya nagpapa-unlock niya ng interview saka sa mga didishit ng mga vlogger. Sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakaraang araw, sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa servisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung paano ito nakapag... Oy, by the way, napanood ko yung isang bahagi ng programa o sa programa nitong si Dante Marcoleta. Si Congressman Dante Marcoleta, for your information mga tol, kumakampi yata dito kay Jonathan Morales. Ipaalala ko lang sa inyo ha, kasi baka tumakbo po yan sa pagkasenador. Doon sa napanood ko sa TikTok, mistula niyang kinakampihan si Jonathan Morales by striking particular the credibility of Jinggoy Estrada. Sabi niya doon, parang kung ikaw ang tanongin ni Jonathan Morales about your case. Kasi ang paniniwala nitong si Dante Marcoleta, hindi pa convicted itong si Jonathan Morales. Kaya walang bagay na maaari talagang mag-discredit sa kanya. In short, parang yun yung appreciation ko sa sinasabi niya. Hindi ko lang na-share dito eh. Tapos samantala, ito daw pong si Jinggoy Estrada ay convicted na. Sa isang parte, tama naman siya. Pero doon makikita natin na instead na hindi na lang sana siya nag-comment dahil talagang sinungaling naman itong si Jonathan Morales, eh nag-comment pa rin itong si Congressman Dante Marcoleta. Kaya ngayon, publicly, ini-inform ko po kayo na kung sakaling tatakbo si Dante Marcoleta sa pagkasenador muli, hindi ko po siya iboboto and I hope hindi nyo rin po sana iboto. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Hindi na po ako magsha-shoutout. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.